Matapos nga mga idol ng embarrassing loss ng Los Angeles Lakers against nga sa Denver Nuggets, etong si Dwight Howard nga ay sumalang sa post-game interview. At mga idol, marami niyang natanong sa kanya. Pero ang maganda nga nasabi ni Dwight Howard, ang magandang mindset na dapat nga nagayahin ng kanyang buong team. Sabi niya nga mga idol sa unang parte, dapat nga daw ay maging positibo lang. Huwag nga daw masyadong magpa-apekto sa mga sinasabi sa kanila ng tao, yung media, yung mga fans. Dapat daw ay remain optimistic, maging positibo pa rin kahit nga hindi magandang nangyayari sa kanila. Dagdag pa nga ni Howard mga idol, dapat nga daw ay consistent sila every game. Play hard nga daw every time, hindi yung every other game. Minsan maganda ang kanilang laro, tapos next game naman sobrang pangit. Yan nga mga idol ang sabi ni Howard, dapat daw ay maging consistent ang team ng Lakers. At sa panghuli nga mga idol, dapat nga daw itong team ng Lakers, itong mga player nila, ay dapat nga daw hindi na lang panay salita, kung hindi gawin na lang. Dapat nga daw pagod na silang mag-usap kung paano mag-i-improve ang depensa nila. Dapat nga mga idol para kay Dwight Howard ipakita na lang sa laro at hindi panay salita. Yan nga mga idol ang solid na sinabi ni Dwight Howard sa kanyang post-game interview. At dapat nga yan mga idol ay gayahin ng kanyang mga teammate. Pero kayo ba mga idol, sumasang-ayon ba kayo sa mga sinabi ni Dwight Howard? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinyon. At ito nga rin mga idol si LeBron, huminit nga ang ulo matapos ang laban. Hindi nga siya umattend ng kanyang post-game interview. Nasabi ng reporter, sobrang bihira nga daw neto. At sabi niya rin, nakita niya nga daw si LeBron na lagi ngang nakatungo dahil nga sobrang frustrated nga siya sa performance ng kanyang team. Kaya nga siguro mga idol, mainit ang ulo ni LeBron matapos ang game. Hindi niya na nga inatinan ang dapat na post-game interview niya. At sa ating susunod na balita naman mga idol, patungkol nga sa player ng Dallas Mavericks. Yan nga mga idol ay si Jalen Brunson na sobrang lakas na ngayon, sobrang nag-improve mga idol. Sabi nga sa report na ito nga daw New York Knicks ay kinausap na ang Mavericks about nga sa player nila. At sabi nga rin sa report, hindi lang basta gusto ng New York Knicks, gustong gusto mga idol na makuha si Jalen Brunson mula sa Dallas. Yan nga mga idol ang update dito sa point guard ng Mavericks, gusto nga siyang agawin ng New York Knicks. At sa ating susunod na balita naman mga idol, patungkol nga dito kay Kendrick Nunn. Lumabas nga kasi mga idol ang ibang detalye sa offer nga ng Lakers sa Atlanta Hawks para nga sa player nila na si Cameron Reddish. Ayon nga dyan mga idol sa report na yan, inoffer nga daw ng Lakers itong si Kendrick Nunn at dalawang second round picks para nga kay Cameron Reddish na tinanggihan nga ng Hawks. Pero mga idol, willing nga ang Lakers na i-trade ang kanilang mga player para nga mas mapa-improve ang kanilang roster. Isang example na to mga idol, inoffer nga nila ang player na si Kendrick Nunn papuntang Atlanta Hawks. Kayo ba mga idol, sang-ayon ba kayo sa ginawa ng Lakers? Etong si Kendrick Nunn, ino-offer nga sa mga NBA teams? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!